sabay-sabay nagpupuri dahil ina ko ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Sa kanyang kinaluluglukan, tininig aming panambitan, habang bayan nagpag-ibig sa kandili niya nananabig. Bayan tuloy nagpupunyim, sabay-sabay nagpupuri dahil ina ko ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Bayan tuyo'y nagpupunyi, sabay-sabay nagpupuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, habang papalapit po tayo sa katapusan ng taong kasalukuyang panliturhiya, mapakikinggan sa mga pagbasa ang kaganapan ng panahon. Tila nakakatakot, nakaguluhan ang paglalarawan sa mga huling araw. Ngunit, hindi pagkatakot, kundi pag-asa ang hatid nito sa atin. Ang pag-usbong ng puno ng igos sa Ebanghelyo ay nagtuturo sa pag-asang ito na darating ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Binabago ng Espiritu ang luma tungo sa bago, ang kaguluhan tungo sa kaayusan, ang kalungkutan tungo sa kagalakan, ang kawalang pag-asa tungo sa bagong buhay. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, na loob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Harin ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugluk
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu. Salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig, ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Nababatid ko na ikay kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog nang iyon at iyong ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway sa makatwid sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog
ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos na mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakikita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mo naman katabi mo. Magandang umaga. Tayo po ngayon ay papalapit na sa katapusan ng ordinaryong panahon. No? Sa ating liturhiya, meron tayong 34 na linggo. 34 weeks. Kaya kung mapapansin nyo, no, lagi kaming naka-green. 34 weeks yun mula nung pagkabuhay.
ika-33rd na po ngayon. 33. Next week, Kristong hari na. Kaya papalapit sa katapusan ng liturhiya ng ordinaryong panahon ang ating pagdiriwang. Kaya naman, ang ating mga pagbasa ay naglalarawan din ng katapusan. Sabihin nyo nga po, katapusan. Isang nakakatakot na paglalarawan ng katapusan ang ating narinig sa ating mga pagbasa. Parang eksena sa pelikula ang tinutukoy na katapusan. Imaginin po ninyo ito. No? Ang sabi sa ating ebanghelyo, sa araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian. Ibig sabihin, no? Lahat makakaranas ng kapighatian. Diba? Nakaranas po ba kayo ng kapighatian? Kung konti, baka hindi pa ito. Kailangan yung malaking kapighatian. O ano pa yung sabi? Sabi, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Imagine niyo yon. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Hindi po ba? Kung pakikinggan natin at i-imagine natin ang mangyayari, parang walang mabubuhay. Parang walang bubuhayin dahil gugunawin ang lahat ng nasa paligid. Ganon po yung katapusan. Ganon ang itsura ng katapusan. Pero, hindi po natatapos dito ang lahat. Sapagkat sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, o ito naman yung imaginin mo, pagkatapos ng lahat ng yon, makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Parang ganun, no? Parang ganun. At ganito ang mangyayari sa katapusan. Magugunaw man ang lahat, pero makikita natin ang anak ng tao sa alapaap. Makikita natin ang muling pagdating ni Jesus. Ayon, hindi naman pala natatapos sa pagkagunaw. Hindi naman pala pagkasira ang wakas. Dahil muling dadating si Jesus para tayo ay sunduin. Dadating si Jesus para tayo ay sunduin. Ito yung tunay na katapusan. Ang lahat ay makapiling ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Ang lahat ay matipon at makasama ni Jesus sa buhay na walang hanggan. Pero, hindi po ganito magiging kadali ang lahat dahil mayroong sinabi si Propeta Daniel sa ating unang pagbasa. Ano yung sabi niya? Sabi ni Propeta Daniel, hindi lahat sa buhay na walang hanggan ang wakas. Hindi lahat sa buhay na walang hanggan. Dahil ang iba sa kaparusahang walang hanggan. Ibig sabihin, pipiliin at may paghihiwalay na magaganap. Pero, ang unang pipili, tayo. Tayo ang pipili
kung gusto mo sa buhay na walang hanggan o sa katapusang o sa kaparusahang walang hanggan. Tayo ang pipili. May kalayaan tayong mamili. Gusto ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Pero ang tanong, gusto mo ba? Gusto ba natin? Sa paglalarawan ng katapusan, hindi po pananakot o takot ang nais ni Jesus na manaig sa atin, kundi paghahanda. Nag-anunsyo yung Maynilad. Yung iba, nag-ipon ng tubig. No? Nataranta sa pag-iipon, kahit kaldero, nilagyan na ng tubig. No? Kapag may anunsyong malawakang brownout, hindi ba, namimili tayo ng kandila o kaya naghahanda tayo ng magagamit na ilaw. Parang ganito. Parang ganito yung dapat nating gawin sa sinasabing katapusan. Parang ganito yung dapat nating paghahanda sa mga panawagan ng ating pagbasa. Yung hindi ka lang matakot, hindi ka lang mataranta, hindi ka lang mangamba, kundi maghanda. Itong mga pagbasa natin ang nagsisilbing panawagan, kaya't huwag sana natin itong baliwalain. Meron po tayong tatlong bagay. Tatlong bagay lang na dapat ihanda para sa pagdating ng katapusan. Una, ihanda ang isip. Sabihin nyo nga po, isip. Ang isip ang pinagmumulan ng gawa o pagkilos ng tao. Bago ka magsaing, bago ka magluto, o bago ka magsimba, dadaan muna sa isip. Sa isip muna, magsisimula. Sabi nga ni San Agustin, the mind commands the body and is instantly obeyed. The mind commands itself and meets resistance. Ibig sabihin, ang ating ginagawang pagkilos nagsisimula sa isip na siyang sinusunod ng katawan. Kaya kapag malinis ang isip, walang maduming magagawa. Kapag malinis ang isip, walang duming magagawa. Pero minsan, kinukulayan natin ang isip. Diba? Yung iba, berde ang isip. Ano ibig sabihin pag berde ang isip? Sa English, yung green-minded. Ang ibig sabihin nun, bastos. Ganun, no? Bastos yung isip. Kaya, bastos ang ginagawa. May iba naman, kulay itim. Ano ibig sabihin nun? Yung maitim ang balak. Pero, ang totoo, wala pong kulay ang isip. Dapat ito ay puro at malinis. Kaya naman, ang isip dapat nililinis at hindi hinahayaang mabahiran at madumihan. Pangalawang dapat nating ihanda, ihanda ang puso. Ano po yung una? Pangalawa? Ang puso ang nakakaalam ng lahat ng ating motibo. Kahit maganda ang nasa isip, ang puso ang nakakaalam kung ito ay mabuti. Kaya nga, sinabi ni Mother Teresa, it is not about how much you do, but how much love you put into what you do that counts. Aanhin mo ang magagandang gawa kung wala naman itong pag-ibig. Tumutulong ka,
pero para lang magpapansin. Nagbibigay ka para lang sumikat. Tandaan natin, madadaya natin ang tao, pero hindi ang ating puso. Madadaya natin ang tao, pero hindi ang puso. Pangatlong dapat nating ihanda, ihanda ang kaluluwa. Ano po yung pangalawa? Ano po yung una? Ano yung pangatlo? Kaluluwa. Ayon po sa aking nabasa, sabi doon, the soul is the truth of who we are. Ang kaluluwa daw ay ang katotohanan ng ating kasinuhan. Pero ang iba, katawan. Katawan ang tinuturing na kasinuhan. Kaya nga, kapag inilalarawan ang isang tao sa katawan nakatingin. Meron akong narinig, no, na nagkukwentuhan si Aling Marites. No? Si Aling Marites, nagkukwentuhan sila at tinatanong niya yung kanyang kausap. Sabi niya, kilala mo ba yung anak ni Aling Meding? Sabi nung kausap ni Aling Marites, sino doon? Yung matangkad na maputi at mahaba ang buhok? O yung maliit na maitim na mataba? Hindi ba ganun tayo, no? Kapag inilalarawan natin yung tao, nakatingin tayo saan? Sa katawan. Oh, kilala ko yan. Yan yung mataba. Ganun, di ba? Oh, siya yung kulot dati. Ngayon, unat na. Di ba? Ganun tayo eh. Kaya, ang tao, sa katawan, nakatuon. Kaya binabago natin eh. Kasi, ang pangit kung ilarawan yung tao. Kasi tinitignan yung katawan. Kaya ayaw yung maitim. Kaya ginagawa, pinapuputi. Ayaw yung kulot. Kaya ang ginagawa, inuunat. Ayaw yung dapa. Kaya pinatatangos. Kasi pakiramdam natin, kinikilala tayo sa ating katawan. Pero ang totoo, kinikilala ang tao. Hindi sa katawan, kung hindi sa kaluluwa. Hindi ba pwedeng sabihin, ah, siya yung anak na masipag. Siya yung anak na matyaga. Siya yung anak na mabait. Pasensyoso. Siya yung anak na yumaman dahil nagsikap. Hindi ba dapat ganun? Dahil yun ang kasinuhan ng bawat tao. Baliktad, ang kaluluwa ang tunay nating kasinuhan, kung kaya't dapat ito ang pinagtutuunan. Mga kapatid, totoong may katapusan at mayroong hangganan ang buhay. Anuman ang pagpipigil at pag-iiwas natin, ito po ay mangyayari. Kaya't kailangan natin itong paghandaan para mapabilang sa buhay na walang hanggan at hindi sa kaparusahang walang hanggan. Kaya ihanda at gawing mabuti ang isip, puso, at kaluluwa. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli.
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayong dumalangin tayo sa dakilang Ama na tayo'y bigyan ng sapat na lakas at pag-asa upang maging handa lagi sa oras na Kanyang itinakda. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nawang gabayan ng mga lider ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo sa tamang landasin sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga punong bayan ang isang lipunang makalangit, makatarungan at mapagmalasakit sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magsimula nawang magbagong loob ang mga taong nalulugmok sa pagkakasala, dala ng kamunduhan, abuso at karahasan. Tahaki nawa nila ang landas ng pagpapatawad at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Paghilumin mo nawa at bigyan ng pag-asa ang mga taong nagdurusa dahil sa salot na COVID-19. Bigyan mo rin ng sapat na lakas ang mga nag-aalaga sa kanila, lalong-lalo na ang mga frontliners. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, Ikaw ang aming kandungan at pag-asa. Dinggin mo kaming mga dumudulog sa iyo sa panalangin upang makapamuhay kaming naaayon sa turo ng iyong anak at aming manunubos na si Jesucristong aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Nang ito'y nagmula sa iyo, muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong galwa latian. Ito'y para lamang sa iyong galwa latian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanat kamatayan aming pasanin ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang laparin. Siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nagiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa
ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Saan man magpunta,
ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat,
ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pangundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Mga kapatid, atin naman po ngayong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw pong dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa Iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagdawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Niluluwalhati ka namin.
Nazareno, nilulwalhati.